100 sub na tayo. Di sa ngayon, hindi pa. Pero pag-upload ko to, 100 sub na, medyo mapaaga. So, yun. Ang tawag dito, ang title ng vlog natin ay mga bagay na dapat di mo gawin kapag beginners ka. Kasi, dapat nga, di mo dapat gawin kasi beginners ka. Yung ilaw, wag nakatutok sa, mukha ko. Diyan. Isipin nyo lang may tarantula. Eh, props lang yan, no? 10 to 10. Mayroon yung shoutout kasi di ko rin kabasahan naman yung shoutout ko. Di ko nalista. Yun, isipin nyo na lang. Props to. Props. Uy, mag-uli camera. Dito ko dayan. Dito ko dayan. Sabihin nyo, props to. Isipin yung props yan, no? So, yun. Number one. Mga bagay hindi mo dapat gawin kapag beginners ka. Itong number one. Wag mo lagi hinahawakan o i-try, i-handle ang isang tarantula. Mapa new world o old world yan. O, lalo ng old world, dragon. Hindi mo pwede hawakan ng old world. Kahit anong tarantula sa wag mo hawagan. Hawakan, no? Wait lang, may chat pa. Kaya mo na yan. Wala tayo pa alam dyan. Sana tayo sa topic yung old world kasi mapangalib yun old world pa nga diba kasi kapag old world ang hinawakan mo delikado yun hindi naman siya delikado tama delikado siya kasi mataas yung bending kasi sa new world naman kapag may stress yan magpiklik ng altercating kaya yan makati yun lalo na kapag may allergy ka dun sa altercating area. Nabubul tayo. Pangalawa. Hindi mo pwede ipakain ang mga ibis bahay, langaw, at iba pa. Kasi baka ma-DKS sa tarantula mo. Delikado pa. No? Kahit ano, mas gusto ko pa. Mas magandang ipakain ang mga cold food na feeders, lats, lubia, superworms, kahit ano, basta cold food, sariling food. Ano, makapakain, pwede matigis at food. Panorin nyo na lang yung bikinitis, cold foods, na DGS yun. So, wala tayong kamay dyan. Alam pa lang may kamay. Para may drill. Nakaupo kasi ako, medyo ang layo ko sa camera. Naka-headset tayo. Pero pang isa. Ito tayong props. Isa pang props. Ito. Number 4. Tabi ka muna dyan. Number 4. Gumamit ng pink brush. Gumamit ng catch cup. Catch bottle, catch cup. At pink brush sa pagreliyaw. Sa tarantula lalo kung malaki ito. Kasi malaki nga, diba? Lalo kung old bird din. Kaya old bird. Gumamit yan ng catch cup. Kasi may purpose yan. Ang purpose nito. Pag-release kayo. Ayo. Nasara ko dun. Yan. Gigilid na nga lang ako. Ako na mag-a-adjust sa camera. So, ganito. Nanguhulog na ng food ko, no? Ang silbi nito, pagpapagunta nyo, tiis nyo. Ito, tiis. Diba? Ganyan. Punta nyo ganito. Papapunta nyo siyang ganito. Ganyan. Sikin nyo lang. Oh, diba? Cut ko mo. Ito, example. So, example lang, no? Medyo tamo nung ano natin. Ayan. Pag-dreos. Kung itayin siya dyan. Ayan. Andyan na siya. Ayan ito. Tap-tap.
So yung goods, hindi siya masasakitan kasi soap lang po, soap. Soap lang siya. Kailan mo ba? Hindi siya masasakitan. Ito naman yung purpose to. Para hindi kayo makagat. No? Yan, babalik na natin siya. Thank you sa'yo, kaibigan. So, pag-cooperate mo. Ganyan. Paano ganyan? Ganyan gagawin mo. Ganyan naman. I-ready mo siya. Kung old bolty-bolty naman. Ganito. Bolty-bolty. Ganito. Bolty-bolty siya. Ganito gagawin mo. Si bolty-bolty. Bolty-bolty. Ayan, parin. Nakapas na siya. Nakapasok na siya. Tapos yung kasi multi-multi. Siyempre multi-multi. Siyempre hindi siya makakapasok. Tatakpan mo agad dyan dapat. Ganun. Tatakpan mo siya kasi nga multi-multi siya. Gigilid natin ito. Baka makarabi pa natin siya. Saan na tayo? Saan yung gumamit ko ng catch cup? Saan na tayo? Number 5. Gumamit na tweezer o forceps sa pagpakakain ng tarantula, lalo yung malaking tarantula. So, yung natin, tweezers. Ito, tweezers. Wala tayong forceps. Pakita ko na picture ng forceps, no? Yan. Tabihin mo na kay kaibigan. Yan. Ito. Kapag nalang, yan. Papakain. Ito yung tweezers ko. Mahaba na. Mahaba yan. Maingay ng motor. Ganun. Copy ka muna kaibigan. Ganun mo. Itong gagamitin nyo pa. So yun, in-open ko lang yung flash ko kaya namatay. Ito. Kuha ka ng super minute. Papakain nyo siya ngayon para kasi yung mga ano, tarantula, malalaban pa ninyo nila. Malalaban pa ninyo nila kasi malabo nga, di ba? Depende na lang sila sa hair nila. Hair nila, wala ko sabi, or tighting hair nila, mga balahibo. Yun. Papakain kayo, oh. Ito, for example, ito, old word to, si Bolti-Bolti. Bolti-Bolti, SP, papapakain ka. Yan yan, papak. Bakit natin siya dyan. So, ang gamit kong substrate ay trigo. Mura lang. Hindi ko masensible sa trigo. Trigo, no? Kaibigan, super. Salamat sa pag-cooperate mo. Salamat. Babalik kita. Alright. Yan ang buwagang tayo. Wait, tayo. Tayo pa, kaibigan. Tumayo pa. Ano pa? 6. Pinaka. Ato, number 6. Nakakodigo tayo. Pinaka di pwedeng gawin sa pag-alaga mo. Kahit beginner, kahit hindi, ito hindi pwede mong gawin. Ha? Crossbreed. Sabi kasi, sabi nila, masasayang daw yung pinaghihirapan nila sa pagko-crossbreed to. Kasi yung mga nag-research dyan, naghihirap sa pag-research dyan. No? Kasi pag-crossbreed, masisira lang yung ano nila, pinaghihirapan nila. Yun lang. Basta, hindi ko wala akong masyadong alam. Sana po, kung pinakabawal gawin ang crossbreeding. Guys, mga kasapot, mga kapot, singit ko lang, ano, may ilalagay ako dyan sa description box tungkol sa crossbreeding by Gorbic Saltix, no. Just in this description box, bakit bawal lang crossbreeding. Nandito na ako sa kaligitnaan ng editing. No, meron tayong naalala ko yung video niyang ganun. Lalagay ko yun sa description box. No. Ito.
Dito kakabili ko rin pala ng trigo. Yan ang mga trigo ko. Sa, yan. Tuna crossbreed. Sige. Oh, balik na tayo sa pag-edit. Ito, sa gitna. Ano rin. Yan. Crossbreeding ang pinakabawal gamit. Number 7. Ayun. Itong pinaka ano. Bawal bumili. Nang tarantula. Nang tarantula. Kapag di ka pa nakapag-research sa bibili mong tarantula. Kasi ano kung ang binili mong tarantula? Bolti-bolti. O. Bolti-bolti or bulti siya. Ano yun? Wala ka alam na ano dyan. Research. Mo alam. Bolti-bolti siya. Pagkabukas mo ng inclusion niya, biglang tumakbo. Agri-diabo ka pang ano. Bulid siya. Kaya, research ka muna bago ka bumili. Kaya, number 8. Overmisting, no? Recent experience ng iba to. Overmisting. Kasi, pwedeng, hindi sila sanay sa, yun, sa habitat na yun, no? Ito lang. Ang sama nitong chak na to. Tinataob niya yung water dish niya. Kaya basta. Pero hindi nakalag-miss dyan. For example, mayroong tarantulang ano, taga mainit na lugar. Huwag ka mag-overmisting doon. Kasi hindi sila sanay na humid. Anong research mo muna kung taga saan sila bago ka mag-ano bumili. Yan tama. Parang relative lang to sa 8. Number 9. Ito sa experience ko to. Namatay yung unang tarantula ko dito. Huwag kang maglalagay ng pagkain sa tabi ng enclosure na para hindi lang gamin kasi pag nilanggap niyo madadami yung tarantula mo. No. Papakita ko na picture niya dito. Ito. Ayan picture niya. Yan siya. No. Basta huwag kang maglalagay, malalanggamin 'yon. Dumako na tayo sa pinaka